So how to use this Bisen cash register. So yan guys, nabili namin ito, ay nabili lang namin ng hindi siya brand new. So meron lang nag-close na store, tapos kakilala lang ng aking mga kapatid, and then yun ang binili namin. So ganito siya. So, dito siya, lumalabas yung dyan mo siya makikita kung ipapunch mo na siya. Dito lumalabas. Dyan, lumalabas. And then, dito, meron ding kalagayan ng paper. Thermal paper lang siya. Ayan. So, wala siyang ink. Hindi siya ginagamit ng ink. So, thermal paper lang siya. Dito lalabas ang resibo mo. And then, so ayan, meron tayo mga department, ito yung sheet, yung print, yung backspace, clear, pero usually ginagamit lang naman dyan, ito yung mga letter, yung mga numbers, total, change, and also yung mga department, meron din kami pinagagabitan ng department na yan, and then, pagka meron na kami, in-scan namin, so, ginagamit na lang namin ito. May pambaril kami. So, dahil hindi na siya bago, so, hindi na siya bago talaga. As in, nagamit na naman na use. Makikita mo naman na use na siya, pero okay pa naman siya. Papakinabangan pa naman namin. So, and ito siya, dito yung lock niya, yung on and off, nandito sa gilid. So yan, pag in-open mo na siya, ganyan na siya. So pag off, so yan, so totally wala. And then tatanggalin mo siya sa saksakan. Pag gusto mo na siyang i-open, so dito lang sa likod. Yung pag-open niya, so ayan na siya. So naka-open na. So dapat nakalock yan. Pag nakalock yan, so any case, hindi mo siya magagalaw. So yan, pagka gusto mo na mag-pan, so diba may customer na dumating at may bibilin siya. So, subukan natin. So, let's say, itong mga item na ito ang binili ni customer. So, 5 Downy, 1 Surf, 6 na Joy, and 2, 4, 5 na Keratin. So, ipapunch natin siya. So, dapat kasi, mag-clear mo siya para totally walang zero talaga yung ano niya, yung pag ipinunch mo siya, wala siyang makukuhang ibang nakapats. So yan, siniro, clear ko na. So eto, gamit tayo ng baril. So eto yung keratin,